Good day mga boss, welcome sa another episode ng ating paggagawa ng motor. Ako nga pala si Biyahe with Ariel para po sa lahat ng mga baguhan na bagong pasok sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. So ayan, ang gagawin naman natin ngayon ay babaakin ko itong makinang ito nasa tabi ko ngayon para maipakita ko naman sa inyo kung paano magbaak ng makina ng underbone ng makina ko katulad ng mga Honda Wave 100, XRM, mga underbone na makina. So ito lang yung basic na paraan kung paano magbaak ng makina. At kung hindi nyo pa napanood yung unang video ko, yung karugtong nito, ilalagay ko dyan sa baba yung link o ipapakita ko dito sa taas yung thumbnail para makita nyo yung itsura nung video na hanapin nyo o yung thumbnail. So yan. So umpisahan na natin ang video ito. So yan. So ito mga boss, kailangan natin ng G's na labe. Ah, 8 pala. So mga boss, kailangan natin ng 8 para kalasin natin ang tornilyo na nakakapit dito sa kabilang crankcase o housing ng ating makina. Kakalasin natin ang tornilyo ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tornilyong 8 mga boss. Yan. Tapusin natin. Wala tayong ibang tornilyong kakalasin dito mga boss, kundi ito lang pitong ito. Tapos yung mahuhugot na natin. Yung. Tapos tornilyong kunin na natin. Pag binalik naman natin yan mga boss, kahit magkahiwa-hiwala yan, pag ibabalik natin yan, pagka isinuksok natin doon isa-isa, pag sala yan, meron dyang mataas. Kaya dapat, pagka kung anong taas nito, yan, halimbawa yan, ganyan yung kataas, dapat lahat, ganun din kataas. Pagka hindi ganito kataas, mababa o mataas, sala yon, ihanap nyo ng pwesto pag babalik. Kaya kahit magka-rumble-rumble to, ang tornilyo ito, walang problema yan. Tapos, ayan, babaakan na natin to. Kailangan lang natin ng kampok. Putin na natin. Dahil ang maghihiwalay dito mga boss, ang mahuhugot dito ay ito. Yung kabilang ito. Hindi dito. Dito ito mahuhugot. Mas nakakapit doon sa kabilang yan kaysa dito. Natin ng ganyan. Tandaan nyo mga busa, dito kayo huhugot sa kabilang ito. Si Biyahe with Ariel ay nagpapasalamat kay Honda Motorcycle Parts at Pam Sarisara Store. Sila po ay matatagpuan sa Tanagan, Kalatagan, Batangas. Biyahe with Ariel ay nagpapasalamat po sa Honda Motorcycle Parts dahil sa mga pinadala nila ang freebies. Stickers, lights, spark plugs, relay, nuts and bolts, brake shoe, bulb, shrinkable tape, hand grip, bearings, gasket, voltmeter, at maraming pang iba. Kaya visit na sa Honda Motorcycle Parts na matatagpuan natin sa Tanagan, Kalatagan, Batangas. Kung ikaw ay malapit sa Tanagan, Kalatagan, Batangas, punta na at bisitahin
ang Uno Motorcycle Parts at Pam Sari Sari Store. Maraming salamat po. Okay mga boss, bago natin tanggalin to, dahil natanggalan natin ang tornilyo, kailangan muna natin tanggalin itong washer na to. Dito. Bali, dapat ito mga boss nakalock, kaso wala na yung kanyang pinaka-dowel dito. Wala na. So, wala na reserve ito. Dapat makahanap ako ng ganitong klase ng washer. Dapat yan meron yung naka-usli dito. Gawa siya yung naglalak dito eh. Pag ganun, para hindi siya umikot. Kaso wala na nga. So, maghahanap pa ako nitong parts na to. Yan. May nakalawit yan dito. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nakalawit yan. Wala na. So, maghahanap pa ako nito. Tanggalin natin to. Tapos, itatabi natin. Tapos, mga boss, wala tayo ditong pagsisikwatan. May tornilyo ako dito at saka itong labi. Ito, tornilyo ko dito. Para gagawin nating puller. Yan. Tapos, pupukpukin ko ito pataas. Ingat na siya. Ito din. So, ganyan lang mga boss. Pagka nakalas natin ang makina, ganyan ang magiging hitsura niya. Dapat may iwan yung kanyang gear, yung kanyang transmission. May iwan yan. Basta tandaan nyo, pagka maghuhugot kayo, ito ang nasa ibabaw. Yan. Basta tanggalin nyo lang yung lock dito para maiwan siyang ganon. Nang may bearing dito eh. Yan, ganyan. Tapos, itatabi nyo ng ganyan. Tapos ito yung transmission. Kaya natin nga pala binaak to mga boss. Kung anong mga gasket niya, nagli-leak na. Kita nyo naman. Madumi na. Yan o. Madumi na yung kanyang pinaka... yung kanyang pinaka mga gasket. Nagtatagas na. Tapos, i-check na din natin tong kanyang sigonyan. So, dito. Magkakaroon tayo dito ng idea kung paano mag-check ng sigonyan. Ganito lang mga boss. Pinadidinig pa kayo mga boss. May tik-tik. So, ibig sabihin, quality na ang kanyang sigonyal. So, ganun lang. Paano mag-check ng sigonyal? Yon. Tapos, ang ating transmission, che-check naman natin kung siya ay may mga tama na. Ayaw makukuta. Teka lang. Something is wrong. Pinakalimutan akong tanggalin. Wait lang. Tanggalin mo na. Pinakalimutan akong tanggalin mga boss. Oops. Nakalimutan ko tanggalin to. Nakatagal na yung pasado. Ayaw mahugot eh.
So ayan mga boss, bali yun na nga, nakalas ko na. Ang problema lang ay hindi ko makalas itong kanyang ano, yung sa peership indicator, nakalimutan kong kalasin. Ay yung aking ali naman ay hindi magkaige. Po. Edi basta ganun lang mga boss. Nakita naman natin ang diferensya nito. Palitin na din to. Yan, gasgas na. Tapos papalitan natin ng gasket. Tapos papalitan natin ng sigonyal. So, ganun lang. Ang mahalaga mga boss dito sa video ito ay may natutunan tayo kung paano magbaak ng makina ng Honda Wave 100. Pero lonsin to mga boss ha, parehas lang to ng Honda Wave 100 at saka XRM. So, ganun lang. Kung hindi naman kayo magbabaak, ay di basta nakita nyo kung paano baakin ng makina. Napanood nyo yan dito sa aking YouTube channel, sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay di mag-subscribe ka na. At marami pa tayong i-upload na video sa mga susunod pang araw. Yan. So, maraming salamat mga boss sa pagbisita sa aking channel. At kita-kita tayo sa susunod na video. Pagbubuuhin ko naman to mga boss. Salamat!